하셨다요 보다요. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumain nyo rin. Minamahal kong mga kapatid, inaanyayahan tayo ni Jesus sa araw na ito na ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang mga napopoot sa inyo. Ito ang ginawa ni David sa unang pagbasa nang nagpasya siyang huwag saktan si Saul. Magagawa rin natin ito kung tutularan natin ang pangalawang Adan na nanggaling sa langit, si Jesus, na siyang tinutukoy ni San Pablo sa ikalawang pagbasa. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Salamatan ka namin dahil sa dakila mo ang king kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesus.
Jesucristo, buong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Sanggibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanggibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakinaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisaloob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng Kabanalan upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, lumakad si Saul kasama ang 3,000 pilingkawal na Israelita upang hulihin si David. Kinagabihan, lihim na pinasok ni na David at Abisay ang kampo ni Saul. Dinatna nila itong tulog na tulog at napaliligiran ni Abner at ng buong hukbo. Ang sibat nito ay nakatarak sa gawing ulunan. Sinabi ni Abisay kay David, niloob ng Diyos na mahulog ngayon sa mga kamay mo ang iyong kaaway. Kung ibig mo, tatarakan ko siya ng sibat. Kapag nasaksak kong minsan iyan, hindi na kakailanganing ulitin. Ngunit sinabi ni David, huwag mong gagawin iyan. Malaking kasalanan ang magbuhat ng kamay sa hinirang ng Panginoon. Kinuha nga ni David ang sibat sa ulunan ni Saul at ang lalagyan ng inumin nito at sila'y umalis. Isa man kina Saul ay walang nagising pagkat pinahimbing sila ng Panginoon. Dumating at umalis sina David nang walang nakaalam.
Pagdating ni David sa kabilang gulod, tumayo siya sa isang mataas na lugar. Sinabi ni David, "Narito ang inyong sibat, mahal na hari. Ipakuha ninyo rito sa isa ninyong tauhan. Ang taong tapat at matuwid ay gagantimpalaan ng Panginoon. Sa araw na ito'y niloob niyang mahulog kayo sa aking mga kamay, ngunit hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang hinirang ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginoon, papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin iyong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad, at anuman aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay iniligtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya, gayon-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya'y, gayon siya'y nahahabag sa may takot sa Kanya. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ganito ang sinasabi sa kasulatan. Ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Ngunit, hindi nauna ang panlangit. Ang panlupa muna bago ang panlangit. Ang unang Adan ay mula sa lupa sapagkat nilikha sa alabok. Mula sa langit ang pangalawang Adan. Ang mga katawang panlupa ay tulad ng nagmula sa lupa. Ang mga katawang panlangit ay tulad na nagmula sa langit. Kung paanong tayo'y katulad ng taong nagmula sa lupa, darating ang araw na matutulad din tayo sa nanggaling sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Ni Kristo, mag-ibigan sana kayo katulad ng pag-ibig ko. Alleluia, Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang mga napopoot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo ang kabila. Kapag inagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nang hihingi sa iyo. At kung may kumuha sa iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang iibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin nito. Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makababayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan sa pag-asang ang mga ito'y makakabayad. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa sa anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan, sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin din kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayo. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Simulan natin ang ating pagninilay sa isang kwento. Minsan, may isang babae ang ikinasal. At pagkatapos ng kasal, sila ng kanyang asawa ay tumira sa bahay ng kanyang biyanan. Gaya ng karaniwang kwento ng magbiyanan, hindi sila naging magkasundo dahil pakiramdam ng manugang napakahigpit
at napaka-istrikto ng biyanan. Pakiramdam niya lahat ng kanyang ginagawa ay pinagmamasdan. Pakiramdam niya siya ay minamanmanan. Kaya pakiramdam niya wala na siyang ginawang tama. Lagi na lang mali, lagi na lang sinisita at mayroong nasasabi ang biyanan. Kaya isang araw, naisip ng manugang na gawan ng masama ang kanyang biyanan. Naisip niyang gumanti. Kaya pumunta siya sa isang doktor at nagtanong ng gamot na nakakalason. Pero ang gusto ng manugang, unti-unti, dahan-dahan, nalalasunin ang kanyang biyanan. No? Medyo may pagkamasokista itong manugang. No? Gusto dahan-dahan pa. Killing me softly. No? Kaya tinanong siya ng doktor kung anong gagawin niya sa lason. Kinuwento ng manugang ang kanyang relasyon sa kanyang biyanan. At matapos marinig ang kwento, kumuha ang doktor ng isang garapong pulbos na gamot at ibinigay sa manugang. Pero nagbilin ang doktor. Sabi niya, bago mo ilagay ito sa pagkain ng biyanan mo, kailangan gumawa ka muna ng mabuti para hindi magsuspetsa ang mga tao sa iyo. Sabi ng manugang, anong klaseng kabutihan ang gagawin ko? Sabi ng doktor, edi gumawa ka ng bagay na gusto mong gawin din sa iyo ng iyong biyanan. Gawin mo ito 3 beses sa isang araw. Almusal, tanghalian, at hapunan. Ibubudbud mo. Pero, tandaan mo yung sinabi ko, gawin mo ang isang bagay na nais mong gawin sa iyo ng biyanan mo. Gawin mo to ng isang buwan. At ganun nga ang nangyari. Sinunod ng manugang ang sinabi ng doktor. Araw-araw, bago niya ibudbod ang pulbos sa pagkain ng kanyang biyanan, tinatrato niya ito ng mabuti. Ayon sa gusto niyang trato rin. Dahil dito, unti-unti, naging magkasundo ang magbiyanan. Unti-unti, napalapit ang loob ng manugang sa biyanan. Ngunit, ilang araw na lang, mag-iisang buwan na. Kaya naman, dali-daling pumunta ang manugang sa doktor at nagtanong. Sabi niya, Dok, mag-iisang buwan na. Meron ka bang pangontra doon sa lason? Kasi magkasundo na kami ng biyanan ko. Kasi malapit na kami ng biyanan ko. Mag-iisang buwan na. Baka malason na ang biyanan ko. Meron ka bang pangontra doon sa lason? Ngumiti ang doktor at sinabi, hindi naman lason yung pulbos. Vitamins yun. Ang tanging lason ay ang ugali mo. At dahil pinalitan mo ito, ikaw na mismo ang kumontra dito. Mga kapatid, parang ganito ang itinuturo sa atin
ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Muli nating narinig sa ating unang pagbasa ang kwento ni Saul at ni David. Si Haring Saul ay selos na selos kay David sapagkat siya ang hari, ngunit mas pinupuri ng mga tao si David sapagkat mas marami ang nakalaban nitong si David kumpara kay Saul. Mas maraming beses na iniligtas ni David ang kanilang bayan kumpara kay Saul. Si Saul, daan-daan lang ang kanyang napatay. Samantalang si David, libo-libo. Wala pa dito si Goliath, yung higanteng mandirigma, yung batikang mandirigma na tinalo ni David. At dahil sa selos nitong si Haring Saul, inis siya, galit na galit siya. Feeling niya, kinakalaban siya ni David. Feeling lang naman niya yun. Kaya't pinag-isipan niyang patayin itong si David. Nagpatawag siya ng libo-libong sundalo para hanapin at dakipin itong si David. Pinagplanuhan niya itong patayin. Ngunit, sa paghahanap kay David, napagod itong si Saul. Kasama ng kanyang mga sundalo, natulog siya sa isang kuweba. At tila naman, swerte talaga itong si David. Dahil imbes na siya ang mahanap ng kumakalaban sa kanya, siya ang nakahanap kay Haring Saul. Nakita niyang natutulog katabi ng sibat. Sabi ng kasamahan ni David, pahintulutan mo ako na sibakin o sibatin itong si Saul. Isang sibat lang at hindi ko na kailangang ulitin. Andali, pwede na. Pwede na sanang unahan ni David si Saul sa pagpatay. Ngunit, malinaw ang sinabi ni David. Sabi niya, huwag mong gagawin yan. Malaking kasalanan sa Panginoon ang magbuhat ng kamay sa hinirang ng Panginoon. Alam ni David kung paano kumilos ng mabuti sa taong sa kanya'y kumakalaban. Kaya sa huli, hindi niya sinaktan at hindi niya pinatay si Saul. Ito rin po ang tinuturo ni Jesus sa kanyang mga alagad sa ating ebanghelyo. Ang sabi ni Jesus, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang mga napopoot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Sadya namang talagang hindi madali ang magpakabait. Mahirap gumawa ng mabuti, lalo pa sa taong iyong kagalit at sa taong nagagalit sa iyo. Realidad naman na mas madaling gumanti kaysa magtimpi. Pero sa tuwing maiisip, sa tuwing gagawin mo ito at mararamdaman mo ito, ipaalala mo ang pahabol na sinabi ni Jesus. Ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin sa inyo. Kaya't bago ka manghusga, tandaan mo, ikaw din ay huhusgahan. Kung maisip mong manlait, ipaalala sa sarili,
ikaw din ay lalaitin. Kung naiisip mong huwag magpatawad, tandaan, ikaw rin ay hindi patatawarin. Dahil ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin sa inyo. Mga kapatid, ito po ang kahulugan ng ginintoang aral. Ang sinasabi ni Jesus, gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Dahil ang taong kokontra at hindi susunod sa ginintoang aral, sigurado may ugaling magdudulot ng lason. Amen. Amen. Magsitayo po tayong lahat at sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyo ngayon, Ama, upang masalamin namin ang iyong pagkamahabagin. Tayo manalangin at ating sambitin, maawaing Diyos, tinggin mo kami. Maawaing Diyos, tinggin mo kami. Masalamin nawa ng Santo Papa, mga obispo, pari at lahat ng mga namumuno sa simbahan, ang walang katumbas na pag-ibig ni Jesus na naghahanap ng mga nawawala at nagtatanggol sa mga mahihina. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Labanan nawa ng namumuno sa aming pamayanan ang kultura ng pagpatay upang maging buhay na instrumento sila ng paghilom ng mga inaapi, mahihirap at yung mga walang nagtatanggol. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Matuto nawa ang bawat isa na makinig sa kapwa upang magkaroon ng pagkakaunawaan at pag-iibigan na siyang mabisang daan tungo sa kabutihang pangkalahatan at kapayapaan. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal, matuto nawa ang bawat binyagan na lumapit sa dakilang awa ng Diyos na nagdudulot ng pagpapatawad at paghilom. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Ama, pagkalooban mo kami ng biyaya ng pagpapatawad sa mga taong nakasakit sa amin o aming nasaktan, sapagkat sa pamamagitan nito, tunay ka naming kaisa sa pusong puno ng pag-ibig, awa't pagkahabag. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo,
na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna tayo. Tayo na po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang upang ikaw ngayoy aming paglingkuran, hinihiling namin naway mapakinabangan ang aming iniyahain sa iyong karangalan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya ay ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami ay kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, Poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Inarapila ng lahat ang naparito mong anak. Siyang nagmulat sa bulak, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iniahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan.
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sitayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po tayo.
Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto o kinaupuan. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng lugar. Ang pari at ang mga lay ministers po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagdidikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ngayon po ay Linggo ni Apostol San Pedro o Opus Sancti Petri. Kaugnay nito, magkakaroon tayo ng second collection para sa paghuhubog at pagsasanay na mga seminarista, mga pari at mga relihiyoso sa buong mundo. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
sino man ang nabubuhay para sa sarili namang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili namang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Tumayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong aming mapakinabangan ang dulot ng kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque, ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal po natin ang buong mundo, ang ating bansa, at higit sa lahat ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanong ikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makakamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na pong ating pagdiriwang, humayaking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal
ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.